Sabihin niyo sa akin kapag, gusto niyo nang tumigil. Ang pagsha-shuffle ko ng card na 'to. Stop na daw. Pakitandaan ang dalawang cards na ito, hindi ko 'to nakikita kahit sa reflection ng inyong mga camera. Hindi ko nakikita. Pangako, hindi ko nakikita. Pakitandaan. At hahanapin ko ang cards na 'yan. Wala akong birth certificate eh. Kaya di ko talaga alam kung anong edad ko. Iniisip ko na lang, bata pa ako. Nung pasit pa lang ako, sinasama ako ng tatay at nanay ko sa mga piyesta. Doon kami nagtatayo ng perya at nagpapalabas. Natatandaan ko, pinagsisirko pa nila ako. Tumitiwarik, lumilipad, somersault. Pero nung namatay ang aking nanay at tatay, nung sila'y naaksidente, inalagaan ako ng isang soltera. Kinupkup niya ako. Tinuruan maging atsay. At pinagpasapasahan ng mga hasyendero. Hanggang sa eto na ako, sa mga hardilesa. Isang yaya. Ito si Manong Ikong, ang matandang katiwala ng Hacienda Carmen. Dito na yan tumanda at malamang, dito na rin yan mamamatay. Eh, nag-uulyanin na eh, nabibingi pa, at madalas, pabulong-bulong pa na siya lang nakakaintindi ng sinasabi niya. Noon, kapag may sayawan dito, ang mga imbitado yung mga prinsipe, general, senador, pati na presidente. Ngayon, sundalo na lang. Eh, hindi pa nga yata mga tiniente yung mga ito. Ah, parang mga bantay lamang ng checkpoint. Ang sisipa kong kumain. Ay nako, matanda na ako at mahina na. Si Don Nicolas. Tawag namin sa kanya, Señor Olay. Siya ay may pinakamahabang buhay. Lahat ng nagkakasakit noon, pinakatain niya ng puteting putik. Kahit anong sakit, puteting putik ang gamot niya. Kahit ako, yun ang kinakain ko. Mahigit dalawang dekada na tuwing makalawat. Kaya siguro buhay pa. Nakakanto ka, tatang. Baka dapat gumawa ka sa hukay. Ito po, ating batang to. Hindi mo ito siya. O, yun ang sinasabi ko sa inyong bumubulong-bulong na siya lang ang nakakaintindi nung sinasabi niya. At ito naman ang aking mga kasamahan na katiwala. Ay, sila alalay. Itong si Kaloy, nakasama namin sa Espanya. Napakayabang. Eh, hindi naman makahanap ng trabaho doon. Hindi ko alam kung bakit. Eh, kaya sumama sa amin pabalik. Ito namang si Pindot, siya ang bookkeeper. Tinaguri ang bookkeeper. Eh, wala namang alam. At madalas, eh malas-malas. Eto namang si Lingling. Si Lingling. Si Lingling. Panoorin nyo na lang. Siguro, ang ganda-ganda ng buhay mo din sa Europa, ano? Oo naman. Maganda talaga. Aral, pagkatong Europa talaga, umabot din sa rurok ng sibilisasyon. At compound complex ang buhay doon. Hilig ako magbasa kaya masasabi ko ako produkto ako ng educational system. Para sa akin, dalawa lang yan eh. Ha? Mabuhay ka, pakamatay ka na lang. Kaya lagi kong dalapaltik ko eh. Sari ka ba magambala sandali? Angelina ning Lingling Dalito. Sabihin lang. May sabihin lang. Eh, hindi sabihin mo. Tayong dalawa lang. Tayong dalawa. Sige! Yan lang. Ikuha mo naman yung ano ko, yung bandano ko muna doon.
bahay ni Senyorito Aji. Hamog na eh, nakalimutan ko. Ano nga naman? Ngayon alam ko lang saan ko gagamitin yung paltik. Huwag niya sanang barilin ang sarili niya. Tingnan mo ang mga kamay ko, oh. Ang puti-puti na, parang kamay ng mayaman. Alam mo, simula nung mamasukan ako sa kanila, eh, nagbago na rin ang bantong pamuhay ko. Iba na ako ngayon. Mas delikado, mas sensitive. At grabe talaga itong makagambala sa akin, Kaloy. Kaya pag ako niloko mo, baka mawala ako sa aking sarili. Cute-cute mo talaga. Pero tatatandaan mo, ha? Ako ang hanap ko sa isang babae na pait na dalaga. Oh, Kaloy! Mahal na mahal na talaga kita, Kaloy! Ang dami-dami mong alam, ang tali-talino mo. Pero na nga. Alam mo ang teorya ko, ha? Babae, nagsabi ng I love you, hindi siya mabait. IDN! Uwian na! Ay, ito mga matatalinong bata, ikabo bobo. Si Enriqueta. 5 taon din silang nawala. Ano kayang nagbago sa kanya? Yan si Nonoy. Sa aking palagay ay humahanga siya kay Senyorita Rica. Eh, yung crush ba niya? Tingnan natin kung tama nga yung hinala ko. Mapait naman siya lagi noon at hindi masungit. Napakamalumanay. Nalala ko noon ako'y binatilyo pa. Kanggador nila si tatay noon sa palengke sa may grocery sa downtown. Ginulpe ko ng tatay ko. Dugo ilong ko. Ito si Enriqueta. Dinala niya ako dito. Dito sa interesuelo nila, sa nursery. Pinunasan niya ang dugo sa mukha ko. Sabi niya, Huwag kang iiyak, pobreng Nonoy. Mabubuhay ka pa at makakapag-asawa. Pobreng Nonoy. Oh, si tatay pobre noon, pero ako, tignan nyo ngayon, oh. Naka-spouting. Hindi ba natin sapatos, di ba? Mula basahan, lumabas ang tunay na kinan. Pero baka pobreng Nonoy pa nga talaga may tuturing. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang at dito na nga ako. Parang panaginip pa rin. Mahal na mahal ko ang bayan mo. Ito, mahal na mahal. Sa eroplano pa lang, habang pa-landing dito, eh nakadungaw na ako sa eroplano at naiiyak na ako agad. Sa sobrang saya ko, kaya ko nang mamatay. Alam ko ang kahibangan yan. Kaya pagkawanan mo ako. Kumusta ang mahal kong estante? Alam mo ba kung ilang taon ang estante niyan? 120 anos. Ano masasabi niyo, ha? Kapag kailangan ipag-celebrate ang birthday nito. Pero siyempre, siya isang webless lamang, pero kahit taba, kahit paanong tignan, siya isang kwan. Estate. 120 anos, hindi ako maniwala. Yan si Aji, ang kapatid ni Senyora Enriqueta. At ito naman si Chitong. Eh, kapit-bahay lang namin yan. Hindi ko alam ba't lagi nandito. At akala mo, kung makakustura, eh mayaman. Eh, wala namang ibang ginawa kundi mangutang. Totoong-totoo. Totoong-totoo. Estante kong mahal. Que bonita estanteria. Pinagdiriwang ko ang pagiging ikaw. Ang inalay mong balon ay ang puto meron no estante. Beno, okay, sasya na po. Aji,
Hindi ka pa rin nagbabago. Sensya na dalala ko ng emosyon ko. Beno, kailangan ko na talagang umalis. Nakakadismaya. Maganda ka pa rin tulad ng dati. No. Mas maganda pa kaysa dati. Ang posturang madrilenya. Ang kwento ka tungkol sa Madrid. At ito lamang si Nina. Lumaki na kasing ganda ng kanyang mama dahil inalagaan ko siya ng mabuti sa Madrid. Ay, nagiging kamukha ka na talaga ng mama mo. Pagpano ni Papa, nakaraan ng isang buwan, ang bunso kong kapatid na yun nun, si Rafi. 7 pa lang siya noon. At ang bait-bait niya. Kaya nga umalis si Mama eh. Nagpakalayo-layo para makalimot. Tapos sabi niya, nabiyuda na daw siya. Nawalan pa siya ng bunso. Sasamahan na lang daw niya ako habang tinatapos ko yung eskwela ko sa Madrid. At naiintindihan ko kung anong nararamdaman niya. Si Charito naman ang namamahala ng hasyenda at ng balayda ko. Ay, ilang taon na nga ba ito? Pero hindi pa rin siya nag-aasawa. Pero siya'y mapagkakatiwalaan. Buti na lang, siya ang naiwan. Kasama ni Adji. Alam mo ba, sa Segovia, sumakay ako sa isang napakalaking hot air balloon! Talaga! Ay, Pangga! Umalik ka naman talaga! Umuwi na ang aking anghel. Ay, alam mo ka, ginugol ko ang bawat araw para alagaan ang bahay na ito. At ang tangi ko lang magawa yung managinip. Gusto kong makita kung ipinakasal sa isang mayaman. Pag nagagayoy, pwede na akong magpahinga. At ako ay alis na rito. Oh, siguro sa isang kumbento. Ako baka bumiyahay sa Ilocos o sa Bohol o kung saan maraming simbahan. Ay, lalarga ako at magbabiyahe ng magbabiyahe. Yun ang magiging langit para sa akin. Kita, sa tingin mo ba mapapautang mo ako ng kahit 25 milyon? Oh, kita, sabi ko na sa inyo eh, libangan niya ang mangutang. Sandali, medyo gahon na talaga ako sa oras eh. Kailangan ko nang umalis. Meron akong mahalagang sasabihin sa inyo. Pero hindi ko na ito papahabain pa. Sige. Kasi, di ba, alam niyo naman na halos 3 taon kayong hindi nakakabayad sa mga loan trap na iniloan ng banko para sa Hacienda Carmen. 3 taon sunod-sunod. Kaya i-imbargo na ito. Pero huwag kayo mag-alala, ma-areglo nga natin ito. Kahit na malayo ang Hacienda mula doon sa airport, ay madali naman ito mararating. Ang kailangan lang natin gawin ay putulin ang mga mahahabang linya ng mga Arbol de Fuego. Hanggang doon sa may ilo. At saka natin pag-ahati-hatiin ang mga lupa nang hindi na sumailalim sa land reform. O, di ba? Napakagandang gawain yan. Kagaya naman ang ginawa ng mga iskutero sa Mil Laguna. Ah, naku, tinitiyak ko. Mula 10 mil hanggang 20 mil ang pwedeng kitain yan, Juan. Sandali. Eh, hindi ko gaano naiintindihan. 20 mil buwan-buwan kada ektarya. At kung ipapalathala niyo pa yan sa classified at baka hindi matapos ang buwan ng Agostong ito, ay simot na mga yan. Pabagsak na ang presyo ng asukal sa merkado at hindi na ito tatas pang muli. Diba ang balita pa nga si Benedicto ang inilagay ni Marcos sa pwesto? Naku, uubusin lahat ng pera ninyo yan. Malulugi kayo dyan. Kaya nakikita ko na, ang mabuti pa talaga, ipasibak nyo ang mga Arbol de Fuego na yan. Sibakin ang mga Arbol de Fuego? Oo. Iho. Hindi mo naiintindihan. Ang mga Arbol de Fuego na yan ay matagal na ang naging kinikilalang palatandaan ng buong Talisay, ng buong Negros. Pagpalatandaan, Oma, pero anong silbi ng mga yan na hindi namumungay?
Mabuti pa yung mga santol at mga lansones. Eh, tanging gawa lang nang yan, Arbor de Cuello na yan, ay ang mamulaklak at magkalat ng kanyang talunot isang beses, isang taon. Ang mga Arbor de Cuello niyan ay nabanggit na minsan sa Life Magazine. Eh, kailangan natin pag-isipan kung ano ang gagawin at kailangan na itong gawin agad ngayon. Dahil kung hindi yung pinagmamalaki ninyong Arbor de Cuello na yan, ay malapit ng isubasta kasama na itong balay dako na to at ang buong asyenda kami. Kailangan nyo mag-desisyon ngayon. Maniwala kayo sa akin, pinag-isipan ko rin lahat yan. Wala na tayo. Talagang ibang paraan, wala na. Alam ko. Ang dami namin naging kasalanan. Lahat. Kasalanan ko. Nilis ko yung pera. Itinapad sa hangin na parang isang inukalat. Nagpakasal sa isang lalaki na yung minsan ay walang kairan sa buong buhay niya. Laseng, napagpito sa whiskey. At sa sobrang lungkot ko, nahulog ang puso ko sa isang lalaki. Na po desgrasya ay nakarelasyon ko. Yung kaya siguro, yun ang naging rason ng unang kastigo sa akin. Chad, sa ilan na yan. Nalunod ang aking puso, si Rafael. Kaya umalis ako agad. Pa siyang mag-aral si Nina sa Madrid. Ang sabi ko, sasamahan ko siya, pero hindi para magtayaan si Nina. Kundi takasan ang ilog na yan. No quería volver más. Nagpikit ako at nagpakalayo-layo para kalimutan ang lahat. Pero ano nangyari? Sinundan pa rin ako ng lalaki yun. Ayaw kong tantanan. At naging malupit pa rin siya sa akin. Bumili ako ng isang maliit na villa sa Aranjuez, malapit sa Madrid, dahil dinapuan siya ng malubhang sakit at doon sa loob ng 3 taon. Hindi ako natahimik dia y noche. Natuyo ang kaluluwa ko sa pag-alaga sa kanya. Hanggang nung makaraang taon, hindi ko nakilala ang gaso sa villa, kaya ibinenta ko na to. Anong ginawa niya? Sinmove pa rin niya ang pera ko at sumama sa ibang babae. Kinoko. Muntik ko na ang bawiin ang buhay ko. Kinukura, kinerguensa. Pati matrikula ni Nina, hindi na nabayaran. Kaya sabi ko, wala nang rason para manatili pa. Kailangan mo balik na agad. Doon din na si, kung saan isinilang at aking nagtitirang anak na si Nina. Ginoo, papagdonan niya. Patuhakarin niya na ako sa kasalanan ko. Hindi naman akong parusahan, di ba? Napakabait talaga ni Senyorita, ni Senyora Rica. Walang ibang sinisisi kundi ang sarili niya. Matituloy ako yung naiiyak na dito. Pero isang bagay lang daw ang hindi pa susupil sa mundong ito. Ang tunay na pag-ibig. Ewan ko kung anong ginawa mo sa akin, Dante. Pero ayoko na dito sa asyenda. Di tulad ng dati. Ang akala ko noon, wala nang ibang lugar sa mundo tulad itong asyenda. Ang buong bansa ang ating asyenda. Malawak ang bansang ito. Maganda, maraming magandang lugar. Nina, ang lolo mo at ang tatay niya at ang mga ninuno nila, pag-aari nila ang mga taong bayang nagpapalipin sa kanila. At ngayon, ang mga boses at mukha ng mga taong yan ay nagtukubli sa likod ng mga Arbol de Fuego niya. Hindi mo ba sila naririnig? Hindi mo ba sila nakikita? Patras ang bayan ito. Mga 2 taon pa siguro ang kailangan natin para tayo makahabol. Ito lang ang klaro sa akin.
Kung talagang gusto nating magkaroon ng totoong buhay ngayon, kailangan nating ipawa ng ating nakaraan. At ang tanging paraan ay sakripisyo, trabaho, higit pa sa dati nating kayang gawin. Naiintindihan mo ba ako, Nina? Kami ang mga tauhan ng Arbol de Fuego. Tao rin kami. Umiiyak, tumatawa, umiibig, nasasawi, katulad ninyo. Nasa ano ba yung reyna ng mga puso? Ah, makikita nyo sa Pebrero 20. At muli, kami ang mga tauhan ng Arbol de Fuego.